Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Bago pa po nagpandemya, tuwing alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, ang misa po natin ay nakabroadcast sa 95.9 Radyo Totoo. Ito po ang opisyal na himpilan ng ating National Shrine of Saint Padre Pio. Ikinagagalak po namin na ang misa po natin tuwing alas 7 ng Linggo ay nakabroadcast na rin po sa 95.9 Radyo Totoo. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal, at malayang magparuot pa rito. Malinis, nagtitiwala, at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di nalulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa. Makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin. At dahil sa kanyang kadalisayan, siya ay laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos. Maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian, kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, sa lamig kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagamat siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos.
Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, O Poon, di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago, ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ako puno kayo'y sama, kapag ako ay kaisa. Kaya'y na mamumunga. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsisimula na, ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Sa inyo pong lahat, magandang umaga po. At welcome po dito sa Parish and National Shrine ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, may tanong ako. Gusto niyo na ba ninyong makarating o makita ang kaharian ng Diyos? O kaya naman ay kailan niyo gustong makita ang kanyang kaharian? Sasabihin niyo, Father, ayaw pa ho naming mamatay. Ano? Kaya nga ho kami naririto, marami ho kaming hinihiling kay Padre Pio. No? Pero ang kaharian nga baga ng Diyos ay atin lang makikita kapag tayo'y o ating mapupuntahan o matatagpuan sa pamagitan ng kamatayan. Sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay narito na sa inyong harapan. Yan ay kanyang sinabi sa mga Pariseo, sapagkat ang akala ng mga Pariseo, ang paghahari ng Diyos ay dadating ang Diyos na parabang isang tunay na katulad ng haring kanilang inaasahan, no? At ito'y itatatag nakasabay ng pagdating ng Mesiyas. Sabi ni Jesus, ngayon, ang kaharian ng Diyos ay narito na. Hindi nyo lang nakikilala. Ang paghahari ng Diyos ay, okay, ang kaharian ng Diyos ay hindi isang lugar, no? Hindi yan isang teritoryo, ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay isang estado, isang kalalagayan ng puso ng tao na kung saan ang naghahari ay ang Diyos. No? Kaya kapag ang naghahari sa iyong puso ay ang Diyos, ibig sabihin namumuhay ka sa kanyang kaharian. Katulad ng ginawa ni Jesus. Inialay niya ang lahat-lahat sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Jesus, inialay niya ang lahat-lahat, ang buong-buo niyang pagkatao, ang buo niyang sarili sa Diyos. At kung yan ay gagawin natin, tayo ay nakikibahagi na at tayo'y bahagi na ng kahariang ito. Kung ikaw ay mag-aalay din ng iyong buong buhay sa Diyos. Kaya nga ang tanong ngayon, ikaw ba'y nakikibahagi talaga sa kaharian ng Diyos? Namumuhay ka ba sa kanyang kaharian? Sabi sa katisismo, ano, kapag ang tao'y namumuhay sa kaharian ng Diyos, kapag iksiya'y namumuhay sa pagmamahalan, sa kapayapaan, sa pagpapatawad, sa pagbibigay sa kapwa, ibig sabihin, nakikibahagi ka sa kaharian ng Diyos. Kung malayo ka pa dyan, ibig sabihin, hindi ka pa nagdidesisyon na maging bahagi ng kaharian ito. No, kailangan ng tao talagang mag-decide sa kanyang sarili na siya'y mamuhay sa kaharian ng Panginoon. Kailangan nating mag-decide. Sapagkat tayo pa ring tao ang masusunod. Ang Diyos ay gagawa lamang ng paraan para ikay makapamuhay sa kanyang kaharian. Pero kailangan pa rin nating mag-desisyon na tayo'y makapag-alay, makapagbigay ng ating sarili sa Diyos. Ang tanong pa rin nasa sa atin, no? Kailan ka mag-aalay at magbibigay ng buong-buo mong sarili sa Panginoong Diyos? Yung kaya mong isurrender ang lahat-lahat sa Diyos. Pag sinabing isusurrender ang lahat-lahat, kung ano ang merong ka, bawa ngayon ang lahat ng kung anong merong ka. Ngayon, ang idinadaing mo dito'y, Lord, marami po ako ngayong gustong isurrender sa iyo. Ikaw na po ang bahala. Ang aking mga karamdaman, ang aking mga intensyon, ang lahat kung anong meron ako, isinusuko ko sa iyo.
Si Jesus, isinuko ang lahat. Hanggang kamatayan, hanggang sa huli-huliang sandali ng kanyang buhay, isinuko niya ang lahat. At kung igagawin ng tao, ikaw ay nakikibahagi na sa kahariang ito. Kaya ba ng tao yan? Kaya po ng tao yan. Sapagkat may biyaya ang Diyos. May biyaya ang Diyos sa atin. Ang tatanungin lang talaga, kailan ka magdi-decide sa iyong sarili? Mananatili ka ba na ang nagahari ngayon sa iyo ay hindi Diyos? O yung iba? Ibang mundo? Ibang kaharian? Tatanungin nyo ang inyong sarili ngayon. Sino kaya ang naghahari sa akin ngayon? Kung ikaw ay hindi marunong magpatawad, kung ikaw ay hindi marunong magmalasakit sa kapwa, kung hindi ka marunong tumulong sa mga mahihirap, ngayong pong linggo darating na ang World Day of the Poor, no? Kaya yun ay tayo ngayon ay nanghihingi ng tulong sa mga mahihirap sapagkat sila'y ating bibigyan ng mga regalo ngayong panahong ito na sila'y ating ipinagdiriwang. Mga mahihirap nating kapatid, ano? Yan ang mahal ni Jesus. Yan ang mga special sa Diyos, ang kanyang mga mahihirap. Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesus, kapag ang isa sa mga ito ay nagsumbong sa akin, ano, tanyo, ang anghel ng Panginoon ay manhikmanaog, ang kanilang mga anghel ay manhikmanaog sa harapan ng Panginoong Diyos. No? Sapagkat ang mga yan ang special sa Diyos, sapagkat sila ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Tayo na mayroong inaasahang iba, mayroong ibang pinaghahari sa atin, kaya tayo ang pinipilit ng Diyos. Ano? Ngayon, na tayo mag-decide sa ating sarili na itong mga ibang naghahari sa ating sarili ngayon, ano? Ay atin ang talikdan. At si Jesus na ang ating tanggapin sa ating buhay. Kaya mga minamahal na mga kapatid, nawa sa banal na misang ito'y ating ipagdasal sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, nawa si Jesus ay paghariin natin sa ating buhay. Ang kaharian ng Diyos ay nasa ating puso kung isusuko natin ang lahat-lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan
sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, narigis si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad, at napiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kahariyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat niyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa bawat sulot ng mundo, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo'y mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan, upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary sa Main Church
sa main store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ika-apat, bahagi po na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Niyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesaan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sabahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahayag kanyang pagkaingatawag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.